balik tayo dun sa issue ng OFW. Ako, ito na lang sa akin. Yes, dapat talagang ang mga senador, kasi sasabihin ni Kabutas ito, ba't hindi ka magano, Senator Rapi, ba't hindi ka gumawa ng batas na magtatanggal, bla 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 bla. Ito lang kasimple yun. Ito ang simula. Ibig sabihin, no, minsan kasi sa Pilipinas, malakas masyado politika. Okay? Kunwari, halimbawa, naisip ni Senator Rapi, gumawa siya ng batas na magtatanggal ng pilit without making a noise. Eh, hindi ho susuportahan niya ng ilang mga senador. Tama, mali. Oh. Kaya sometimes, kailangan ni Senator Rapi gumawa ng ingay bago niya i-push ang isang bagay para the pressure will come from the people. Oh, in this instance, from the OFW. Minsan, kailangan ganun. Diba? Kasi, ang mga politiko natin, bulag, pero takot sa social media. Bulag ho sila pero takot ho sila pag ang tao na nagsalita. So how do you do that? You make a noise. Make a noise like ano ginagawa ni Senator Rapi. Tapos, pag everything is garnering support, di ba? That's the time. Pwede siya magpasa ng ano. Pag nakita na hindi pinupus, di ba? Pwede niyang pag-ingayin uli yun. O ako, nagpasa na ako ng ganitong batas pero may mga senador tayo dyan. Kapalongges, mga senador tayo dyan na mga ayaw at gusto atang meron atang kaibigan sa PhilHealth. At least, kasi alam nyo sa Pilipinas, ang politika malupit eh. Para mapagmagawa mong batas ang isang bagay. Minsan, nakakaano yung ginagawa ni Senator Rapi na unconventional. Yung ginagawa ni Senator Rapi na nag-iingay. Di sinasabi pa ng iba, kakandidatong susunod na national. Ako, wala na akong problema doon kung tumakbo siya national in the future. As long as may ginagawa siya ngayon. As long as yung pag-iingay niya, nagbibigay awareness at nagsisimula para magkaroon po ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Again, ulitin ko po ha, mas gugustunin ko na ho yun kesa sa umaangkla lang sa pangalan ng kanilang pamilya. Ano gusto ninyo? Yung ganun kan senador na umaangkla lang sa pamilya? Sa family name nila? O sa kanilang angkan? O isang senador na nag-iingay, nagtatrabaho? Di ba? Oo, unconventional, nakakatakot, pero ano ba? Ano ba ang gusto natin? Gusto ba natin makagawa sila na ng batas na makakatulong sa atin? O gusto lang natin ng papakyut na mga senador? Ayun ako, bahalang pumili. Ako, yun lang ho. Gusto ko lang kong dapat napapanahon na ho ng PhilHealth ay hindi gawing requirement. Saan? Sa pagkuha ng mga papel, dokumento at pagpunta ng OFW sa ibang bansa. Diba? Yung mga pangalawa, pag sa immigration, hindi na kailangan ng mga napakarami pang sana ho magawa ng paraan ho ng mga senador natin yan. Kasi, the mere fact, ito, isipin nyo to ha, ewan ko nga bakit yung mga senador natin, mga immigration natin, minsan talaga may saltik din. Ito ha, the mere fact na yung isang tao nakakuha ng working visa na napakahirap kunin. Diba? Hindi nga ho yun under ng gobyerno natin. Working visa na ini-issue ng mga embahada ng mga iba't ibang bansa. Halimbawa, working visa sa Japan, working visa sa Middle East, working visa sa Korea. Ang dami mo nang isasagmit doon. Tama, mali. Para mabigyan ka ng working visa. Tapos, pagdating pa sa immigration, tatanungin pa, asya na yung mga papel mo? Anda ka ng wedding? Hindi pa ba obvious? Kaya nga ako may working visa. Ano yan? Nilagyan ko yung mga embahada ng ibang bansa para magkaroon ako ng working visa. Tanga-tanga rin eh. Sorry ha, pero di ba ho? Sana naman huwag ng ganun. Although, syempre, ngayon, wala silang choice. Hingin yun. Okay, bakit? Kasama ho sa pamantayan nila. Kasama ho yan sa kanilang mandate, di ba? Kailangan ho humingi sila ng mga ganyan-ganyan. Wala tayong magagawa. We have to play the game, di ba? Pero hopefully sana magkaroon ng batas na wala na hong ganyan. Kasi
ang hirap na nga nung dinaanan ng tao para makakuha ng working visa. Ang daming binigay nun. Eh, maging tourist ka nga lang eh. Diba? Ay, tourist ka, kailangan meron kang perang malaki sa bangko. Hindi, biro yun. Buti nga, sana wala na ha. I hope, wala na ngayon. Wala nang show money sa airport. Sa akin, simple lang naman sa immigration. Sana, ang hingin, hotel, accommodation, tapos, pabalik at papunta at pabalik na ticket. Sapat na dapat yun. Diba? Hingin ka pa ng show money. Anak ng wet. Ginawang ano? Ay, bangko. Kailangan may daladalang pera. Ganun. Eh, paano ko yung pera niyan? Talano gold. Bit-bit niya pa yun doon sa airport. May talano gold. Anyway, balik tayo doon sa OFW. Sana ho, wag na ho nating pahirapan ng mga OFW. Yun lamang po. Maraming salamat ako. Contact for violation of RA 9745, which is RA 1000. Paparang motor. ano yung nilapag ni General Bantag? Sige nga. The Anti-Torture Act of 2019 and Serious Physical Injuries. Ayan. Anti-Torture Act at Serious Physical Injuries. Ito, hindi ko pa napapanood tong video na to. Hindi totoo. Pero dyan pa lang, sasagutin ko na agad. Share. Ang aga. Share. Sana may hawak kayong ebidensya dan sa torture na yan. Bukod. Ha? Bukod sa salaysay. Kasi alam nyo po yung kay Percy Lapin, sir, huwag kayong magagalit sa akin. Huwag nyo akong kunutan ng ulo, sir. Nagpapaliwanag ako maayos. Yung kaso nung kay Percy Lapid, wala na po tayong nakuhang ebidensya. Kung hindi, salaysay. Anong sa madaling salita ang salaysay? Marites. Puro salaysay ng preso eh. Pangungunahan ko na kayo, sir. Sana ang may ebidensya bukod sa salaysay. Ano bang nakuhang ebidensya labang kay Percy? Salaysay ng preso. Ano pa? Kabayo. Yung kabayo, pinag-initan. Kaagaw daw sa damo. Yung manok. Yung swimming pool. Lahat walang connection kay Percy Lapid except sa laysay. Oh. Sir, huwag niyo sabihin yung hawak ninyong kaso, papatunayan nyo, puro salaysay ulit. Hindi na kailangan hawakan ng abogado yan. Marites na lang ang hahawak niya. Pwede na. As against Superintendent Ricardo Silveta, it's 2 counts of violation of Presidential Decree 1829. Patong-patong na kasong kriminal at administratibo ang inihain ng Bureau of Corrections of Bucor laban sa suspendidong hepe ng kawanihan na si Director General Gerald Bantag at Jail Superintendent Ricardo Zulueta sa Department of Justice kaninang umaga. Paglabag sa Anti-Torture Act. Sa DOJ pala. Eh ito, una pala, sasabihin ko na, sa DOJ ba to o sa Ombudsman? Oh, baka mamaya, maulit muli. Sana maulit muli. Oh. Patay ka na agad dyan. Pagka kinestyon yan. Oh. Ah, saan ba yan dapat nililiti? Sa DOJ o sa Ombudsman? Parehas lang din yan eh. Ah. Ah? Hindi ako abogado ha. Abogahawan lang. Pero eh, saan ba talaga yan dapat? Oh. Diba? Oh, una pa lang. Pangalawa. Kaya niyong patunayan yan? Bukod sa salaysay? Baka wala tayong makapuntahan nito. Isang linggo, isang buwan, dalawang buwan, ang puro ilalabas nyo, kwentuhan. Ano? Kwentuhan ng mga preso.
Nagmumukha kayong katawa-tawa dyan, hindi abogado kalalabasan. Serious physical injuries at grave misconduct ang isinampa kay Bantag. Samantala, kay Zulueta naman ay obstruction of justice at grave misconduct. Nag-ugat ang reklamong ito dahil sa pananakit o pananaksak umano ni Bantag sa kamay at kita ng dalawang gang leader sa Bilibid na kinilalang sina Ronald Usman at Jonathan Escopete. O yan, katulad niya, may saksak sa ano? May saksak dito. May saksak sa legs. Oh. Paano mo patutunayan ang gumawa niya si DJ Bantag? Anong ginagawa nila? Patutunayan sa laysay. Oh. Di ba? Eh, ang dali pagbintangan eh. Yung aso ko may sore eyes, pwede ko ibintang kay DJ Bantag. Ano ebidensya? Sa laysay ko. Oh, di ba? Kung galit ka kay DJ Bantag, lahat yan, puro may salaysay. Oh, yung mga marites nga eh, ginawan ako ng issue. Oh. Di ba, ganun yun eh. Si Zulueta naman ang nagbigay umano ng ₱50,000 bawat isa sa mga biktima para huwag magsalita. The stabbing incident involving the two PDLs, Jonathan Escopete and Ronald Usman. This happened last year, February 1, 2020. Ay, may nakakita ako. Itago nyo wallet ninyo. 22, inside the director's office of then Director General Yusek Bantag. Una nang nagbigay ng pahayag sina Usman at Escopete nitong nakaraang buwan upang i-detalye ang umano'y pananakit at pagmamaltrato sa kanila. Dating po sa akin, dito, gumaganyan lang ako kasi siyempre. Kasi alam nyo yung mga tama, ito serious na to, yung mga tama ng mga preso, ang dali i-fabricate nyo ni. Eh sila nag-aaway dyan sa loob. Alam nyo, parang binabaon nyo yung sarili nyo dyan. Paano nyo patutunayan ngayon yung peklat na yan ay dahil sinaksak ni ano? May video kayo? Paano pa? Wala. Nagmumukha lang talaga katawa-tawa. Thank you, Gemma Paciente from Hong Kong. Hello, coach, all watching in Hong Kong. Natakot na po ko eh. Bigla niya po inawa ko ni Amigo. Tapos kinala niya yung ano? Sinuso. Kahit ako, kaya kong sabihin yan eh. Tinusok ako. Oh, kaya may tama ako sa likod, kaya ako tinamaan kasi si DJ Bantag may kasalanan. Mamaya ipapakita ko sa inyo na dapat itaas ang level ng ebidensya sa Pilipinas. At yan ang gusto nilang mangyari. Sasabihin ko sa inyo agad, ngayon pa lang, locus talking. Gusto nyo itaas ang level ng ebidensya sa Pilipinas, tapos ganyan ang ipapasok nyo? Puro salaysay, puro kwentuhan. Ano mang nangyari kay Percy Lapid? Nawala na nga eh. Hindi nyo ba napapansin? Wala na. Babakbakan ng iba. Ibang topic. Si DG. Bakit? Wala. Ganyan din. Salaysay lang kasi. Oy, Lisa. Thank you. Support and believe kami kay DJ Bantag. 2,000%. 2,001%. May butal pa. Thank you, Lisa. Binaon niya punti. Hindi ko na nakayanan. Kung inayaan ko yung pagsaksak niya dito, hindi ko alam. Ngayon, patay na siguro ako. Ang ginawa ko lang, inawakan ko yung patalim, tinapi ko. Sa galit niya, dito niya sinaksak sa hita ko. Nung dito na sa hita, inayaan ko na lang. Ayon kay Attorney Al Pereras, abogado ng Bucor, marami ring saksi ang nagbigay na ng kanilang affidavit. Ito may bagong bintang si Bong Bing. Binaril si Rizal dahil kay Bantag. Hindi,
eh, napanood nyo yung isang vlog nung isang ano, nung isang gustong sumikat na vlogger. Alam nyo na sino sinasabi ko, hindi ko nababanggitin. Yung pagpapadala daw, yung pagkamatay ni Percy at saka yung pagpapadala nung importation sa anak ni Secretary Rimulya ay may konektado. Sabi ko, pambihira. Pati pa ata yung in-import na Mary Jane ng anak ni Secretary ni SOJ, ibibintang kay DG Bantag. Hindi naman DOJ ang nagbibintang, ha? Ito mga, yung mga langaw na nakapaligid sa tae. Isipin nyo. Pati yun. Grabe, no? Ganyan-ganyan ginawa nila kay ano, President Duterte dati. Lahat ibibintang. Parehas na parehas. Ngayon, baka mamaya idemanda pa si DJ Bantag. Siya ang nagpadala ng Mary Jane sa anak ni SOJ. O, alam mo, para sa akin, kung talagang nagalit si DJ, ba't dapat tinuluyan na ito eh? hindi ko sinasabing ganun, ha. Pero, hindi ba kayo nagtataka? Bakit ganun, ganyan lang kung may itinatago? Bakit hindi tinuluyan? O dahil sila yung may sugat, nag-fabricate sila ng ano, ng kwento. Oh. Nagbuo sila ng kwento sa utak nila. No, para ano? Madiin si DJ Bantag para makatanggap sila ng sip-sip sila ngayon diyan, sinong nakaupo diyan. Sinumpaang salaysay, dagdag pa nito. Kaya ngayon lang na isang paang kaso dahil takot noon magsalita ang mga testigo at ang dalawang gang leader habang nasa Bucor pa si Bantag. Teka, may nabase ako. Sabi ni Calbo, may kinalaman pa daw di umano sa pagkamatay ni Percy si Attorney Vic. Si Raul. Hindi ko po alam kung totoo yung sinasabi mo na sinabi niya yan. Pero kung yan mismo, si Raul. Si Raul lang talaga. Anong pakialam ti Attorney Vic dyan? Hindi, huwag po kayo magagalit, ha. Hindi ko po naman gustong insultuhin yung patay. No? But real talk lang po tayo. Real talk. Sa totoo lang, real talk lang po. Huwag po kayo ma-offend, wala akong gustong ibig sabihin. Pero sa totoong buhay lang. Sino ba si Percy? Para pag-aksaya ng panahon ni Attorney Vic? Sino ba si Percy para pag-aksaya ng panahon ni DJ Bantag? Sino ba si Percy para pag-aksaya ng panahon pati si PRRD pinagbibintangan? Hello? Is it me that you're looking for? Hindi, totoo naman eh, di ba? Ang daming pwedeng pag-initan ni PRRD, ni Attorney Vic. Kung ako si Attorney Vic, ang tededboring ko dyan, yung ano eh, yung vlogger na sip-sip ng sip-sip kay ano, Mamshi. Ba't pa si Percy? Hello? Nag-iisip ba yun? Be realistic lang. No? Hindi ko po hinahaluan ang pangiinsulto. Pero wala sa kanila si Percy, sa totoo lang. Walang bilang, ika nga. Eh, siyempre, ayaw naman nilang sabihin yun kasi pangit, no? Ayoko rin namang sabihin. Pero para makita lang nila yung katotohanan. Sabi nga, ha? Sa mga babae, iayon ang arte sa ganda. Ganyan din dyan. Parang ganun. Iayon ang bintang. Yung may bilang. Ay, si Jobit Beldemino pinatay din ni DJ Bantag. Pambira. Huwag naman.
Ano yun? Aneurysm po yun. Oh, sabi ni Bongbing, tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga tao may talino. Kala nila, sikat si Lapid. Ito siya nagsabi nito ha. Thank you Lisa again ha. Kala nila, sikat si Lapid, kaya ginagamit nila eh. Walang sumakay. Totoo naman. Wala naman sumakay talaga eh. Sino ba sumakay dyan? Oh, edi kinasuhan si DJ Bantag. Para may sumakay. Kasi kung hindi si DJ Bantag kakasuhan nila, mga nobodies, walang sasakay eh. O kailangan nilang may sumakay. O, kahanap ng ibang kaso. O, tama si Bongbing dyan. Totoo! Jose Pito Gaspar! Pati si Ator, pati si Trixie Attorney Trixie Damay. Ako sa... Hindi ko po pinagbibintangan ha. Kasi yung mga ganyang pag-iisip, dalawa lang yan. Wala po akong pinagbibintangan ha, pero yung ganyan mag-isip, yung mahilig sa kababalaghan, yung naniniwala sa talano. It's either isip bata o nagdodroga. Hindi, totoo yan ha. Hindi tayo nagbibintang, pero yung ganyang kalalim, pati si Trixie. Attorney Trixie, Attorney Vic, Damay. Ano ba yan? Isip bata o nagdodroga? Hoy! Drug test din pag may time. Oh, tuloy na tayo. Witnesses, yung mga commanders ng maximum prison compound who were also there when the torture was committed by Yusek Bantag. Sang-ayon din dito si... Yun na. Hoy! Pasalubungan nyo ng palakpakan. Ito ha. Meron daw mga matataas pang tao, may mga tao pang iba na nakakita. Ay, anong sasabihin nun? E di kwento lang din. Meron ba silang mapapakitang ebidensya bukod sa salaysay? Yun po. Ang gagawin niyan, kwento nito, kwento nito, kwento nito. Ay ganyan ang mga Marites. Pansin mo, lahat sila. Bula ang propeta. Ikumpul-kumpul nga yan eh. Pare-parehas lang yan.